Hello guys, good morning. So, naay magpa-repair og TV sets karon. So, check na to. Kani yung TV sets is luma. So, sabi ng mayari, hindi daw mag-on yung TV niya. Bigla na lang daw na nag-shut off. So, let's check natin guys. So, ito ito nakasaksak na siya. So ito is dead seat na siya. So ayaw niya mag-on. So di nag ano yung kanya indicator. So ibig sabihin dead seat siya. So hindi siya nag-on. So ito guys, i-check natin yung trouble niya is mostly sa ano niya. Check natin yung power supply. So first natin yung gagawin is ano muna, physical check. So tingnan natin, i-open natin yung television. Check natin kung ano yung problema. So actually guys, ito yung talaga yung ano ko dati na pang sideline ko lang to dati. Nagre-repair talaga ako ng mga ganito, mga home appliances, mostly mga television, electric fan, rice cooker. So at saka may shop ako dati, pero nag-stop na, matagal na yun kasi nagtrabaho ako. So dyan muna kayo guys, i-open ko muna yung TV sets. Bye bye muna. So ito guys, na-open ko na. So i-observe natin. So sa nakita ko yung ano niya, yung fuse niya, yung fuse na medyo ano na yung fuse niya, sunog. So ito, so itong television na to is luma na to, made in China, Nato Sundra. So ito man yung pinaka mura na mga TV sets para lang sa mga hindi makapoid na mamahalin ng mga TV sets, mga television. So ito guys, madali lang to siya. I-check mo dito, ito yung dito yung power supply natin. Ito siya. Dito yung pumapasok yung ano. Dito yung in ng 220, pasok dito siya. Dito pasok siya dito, labas siya dito. Paglabas niya dito, dito pasok siya dito. So ayan, so sa nakita ko is na putok yung ano niya, fuse. So i-check ko dito sa power supply. So mostly dito is kung may mga malalaking mga problema siya, mostly sa ano niya, sa regulator. Ito yung regulator niya. Ito yung regulator niya. Ito yung regulator. Ito siya. So pag magka-short dito, magka-problema yung fuse. So magka-cut automatic yung fuse. So ibig sabihin, para hindi mas magkaroon ng malaking problema yung fuse, sana yung automatic na mag-disconnect. So ano na siya, magputok. Sa susunod naman yung problema dito. Ito yung horizontal output transistor dito. So dito guys, galing dito sa fuse. I-check siya papunta dito hanggang dito. Pag walang problema dito ng portion na to,
hanggang dito. Dito, check dito. So, yung mga supporting components niya dyan, of course, yung mga diodes, yung mga capacitors, kasama na din yan. Pero sa mga accessories, ano na lang na niya. So, focus talaga tayo dito sa supply. Dito. Ito yung minsan yung dito. Ito yung diode. Ito yung capacitor. So, nagpo-protect din yan. Kung may mga bigla ang pagtaas ng mga voltahe or may something wrong dito sa circuit dito. Ito, nagtitrip off dito siya. Okay. So, i-check ko muna guys. So, i-check natin. So, ngayon, i-voltage check natin or resistance check natin yung gagawin natin dito guys. So yun ang pinaka basic na gagawin pag nagre-repair ng mga electronics. So una, i-observe mo, i-check natin na i-check natin physically kung may mga dried solder or mga may mga yung cold solder. So ibig sabihin niyan is yung mga joint, yung mga sinoldahan niya is nag-dry. So ibig sabihin is may loss connection partially. Next, dito naman. Dito naman, i-check natin dito kung may mga capacitors na nagpumutok, may mga nasusunog. So may gamitin natin yung mga senses. So yung senses natin sa paningin natin. So i-check natin kung may pumutok, may nag nabiak ng mga transistors, mga IC, mga capacitors. Kasi baka pumutok. Or since smell natin kung may maamoy ka na amoy na usok. Kasi may mga nasusunog. So ganyan, yun yung mga gagamitin natin na mga basic, pinaka-basics lo. Next is mag-resistance check tayo. So gagamitin natin yung ano natin, yung tester. So sa tester mag i-check natin kung resistance check or voltage check. So sa ngayon is physical check natin. Observe. So dito sa nakikita ko dito guys, wala namang problema sa mga caps or sa mga capacitors, mga transistors. Wala pang ako nang kitang biak. So ngayon, ang gagawin ko is resistance check. So ito yung ano niya. Ito yung fuse. Ito yung fuse niya guys. Hindi blurred kanina. Ay, hindi siya maano. Na-open na siya. Hmm.
So resistance check natin yung ano. Ipapakita ko lang dito para maintindihan ng nagsisimula pa lang na magre-repair, yung magpa-practice ng pinaka basic lang kung paano magre-repair ng electronics or ng television, guys. So kapag mag yung tester ko, pag i-short mo siya ganyan, ibig sabihin connected, short connected, so naka-resistance check to. Ayan. Ayan. So ito yung pag-check ng mga fuse. So ito, wala, patay siya. So wala, so no, wala na siya, cut na siya. So ang gagawin ko dito, guys, is mag resistance check ako dito sa supply section niya. I-check ko kung may mga shortage ba, kung saan ang may problema dito. Okay, so so ito yung resistance check ko. So pag mag resistance check, guys, ground, so itong ni ground natin naka steady lang to sa ground, tapos ito yung pang test natin. So itong red na test prod na to, ito yung mag check kung may mga short or open. So sa na-observe ko, wala akong nakitang mga shorted dito na parts. So ang nakita ko lang muna is may mga ano siya, may mga dead solder or mga dried solder. So may mga nagka-crack na mga joints or mga solder. So ito, ipapakita ko sa inyo, guys. Ito, guys. Ito ang mga portion na to, may mga dead solder siya dito. Ayan, oh. Ayan.
may mga kunting crack. Yung iba dito, yung iba dito si inaano ko na, sinolda ko na yung iba dito na mga dead solder. So wala akong nakita ng na mga ano, wala pa akong nakita ng shorted. So ang ginawa ko is lagyan ko muna ng ano, jumper dito for testing purposes lang guys. Eh wala akong stock na fuse, kailangan pang magbili or magpunta sa tindahan sa electronic store since wala pa yung may-ari. So ano ko muna, ito yung temporary na fuse. So pag maglagay tayo ng fuse na temporary na ano, wires, yung pinakamaliit lang ay yung mga standard wire, tapos yung isa kuha ka lang ng isa para pang testing lang yan, para pang troubleshoot. Tapos kung okay na later on, wala nang problema, makuha mo na yung problema, wala nang ayos na ang unit, tsaka mo papalitan ng fuse talaga. So ito ano ko to, susoldahin ko to ulit itong mga problema ito, mga dead solder dyan dito. Ayan, ito. So walang problema dito itong bridge diode niya, wala namang problema dito, hindi naman shorted yung bridge diode. So actually mostly yung mga trouble ng diodes is mga shorted mostly. So ayan, so yan ako muna. Irisolda ko muna yung ano, yung mga nagda-dry na mga solda guys. So mga dried solder, ayan, i-resolda natin guys, kasi minsan yun lang ano, minsan magka problema din yan, hindi masyadong kapit. So ang tendency, kulang yung boltahe, yung supply niya, so magkaluko-luko na ang operation or yung ano ng circuits, kasi kulang yung voltage. Okay. Oh.
So, na-resolda ko na yung iba. So, i-check ko muna sa Lindy ko. Ay na, isa yung lundua. Grounding, dapat ayusin yung grounding guys ha, pag magka ano sa ground, kasi napaka-importante ng ground sa safe kit. So ito na, tapos na. So ang gagawin ngayon is magbo-voltage check tayo guys. So i-check natin kung may supply ba siya. So of course, extra careful lang tayo guys pag mag-testing ta. Kasi ilalive na natin ito siya. So voltage check tayo. So dapat careful talaga tayo sa kuryente. Wow! Lahat. So switch on ko, well, hindi pa ito nakasaksak. So i-check ko niya, i-check ko siya kung may supply na ba siya. So may supply siya. Ibalik na natin to guys para ma-check natin sa harap. Ibalik yung mga wires niya. Ayan, lahat ng mga connections na.
Si iayos ko muna, ibalik ko yung mga wires niya. So, tapos i-testing ko ulit para makita yung tube niya sa harap. So ibalik yung mga wires niya. So siguraduhin lang hindi magkabaliktad, magkabaliktaran. So dapat balik lahat. So make sure na hindi siya magkabaliktaran. So testing natin guys. Saksak. Switch on. Ayan. Umiilaw na yung ano niya. Ito. Astro nakalagay pero ano to sa Tsundra or sa China. So nag-on siya pero may ano pa siya dito. Vertical problem. Ito mo yun, ano siya. Nag-on siya pero vertical siya dito. So may kulang pa. So i-check natin kung may mga capacitor na problema. Tapos may error siya. So guys, ito na siya. Tapos na siya. Dito. Ayan. Na-resolder na siya. Dito ng portion. Ito. Ayan, pati dito sa... Dito ng portion, dito. Ito, resolder na siya. Ayan. Resolder na siya. So, malaking tulong talaga guys ang pag resolder natin sa mga
mga dried, yung mga nag-ano na. Kasi nag-ano na siya dito, yung iba nagbibiyak dito. So far, yun lang muna guys. Tapos ititesting natin yung unit. Is na pagpapatak po at hindi maingat na pagmamaneho at yan, so nag-on siya normally. Pero ititest po natin kay kanina. May vertical ano siya eh. May vertical problem siya, parang nag-half screen. Kung may konsidente ang mangyayari, yung bata ay maiipit sa pagitan ng matanda at hawakan. Kuya ikap, tuwa, ano ba, na tutuwa, eh, titak na, ne, na, asun ko, kan ba, check. Ang bata ay maaaring magtamo ng neck pain at chest trauma. Walang, nakatuwa, chuang ok, dek, lako, ko, sung, aja, kut, kan ba, check, lasa, kong, ko. Hindi man maapektuhan ang kanyang ulo, ay malaki ang chance ang mabali ang kanyang liig sa tindi ng pagkakabangga. Mas matindi naman ang matatamong pinsala sa ulo ng matandang nagmamaneho. Naka, sing ko ku, nata umrang po sumkuan. Anyway, ina siya nito. Pero nararamdaman ni pa rin pangamba ang mamamatay. So ito wala siyang antena, ano lang hanggang 70%. Ito rin yung antena na pinilagay niya. Motorsiklo. 70% naman ang lahat ng biktima ng aksidente sa kalsada ay pedestrian, siklista at nagmamaneho ng motor. Cyclist. Samantalang sa mga papaunlad at may hirap na bansa ay doble ang death rate. More than higher income countries. Ang death rate pa lang sa Tibok Silangang Asya ay halos matumbasa na ang death rate ng antena. Mundo. Kaya hindi makakuha. Temporary lang siya para maka-testing lang tayo. Safety is cost effective. If you so okay lang yan. At yung importante may raster siya. Testing. Na ipinatutupad sa lahat ng nagpamaneho at pasahero ng motorsiklo. Natin na maayos ang unit. Hirap pa rin na implement. Off. On. Helmet law sa Vietnam. Kaya naman karamihan ng mga motoristang Viet ay masusing sumusunod rito. So, try ko iti-testing guys ng matagalan. So ito guys, i-close ko siya. Na-final na siya. So testing natin. Ayan na, nag-on na siya. We miss you. See you soon. So, sama. So, ititesting natin yung unit. Isang magpakoy. Kaya nag-repair si Papa. Nana. Edit yung bike. Dito pa parking na. So, ititesting natin guys ng medyo matagal. Para i-observe natin yung unit. Ato sa dito. So, ganito. Pag magre-repair. After ma-repair, i-check kung wala na bang hindi ba magbalik yung problema. So yung conclusion ko sa problema kanina, siguro yung kiosk is nag-cut off siya dahil may bigla ang pag-ano ng kuryente. Nag-fluctuate lang. Tapos may mga dead soldered siya. So yun, so, isa din yun sa mga nakakontribute ng problema. Wala akong nakitang shortage.